We will proceed with Module 7. It's all about administering and analyzing tests. So for our learning outcomes, please read Mr. Miko. Miko, please read. Can you see? 7 ako nag-start. Absent ko na 6. 6 to 7. Hello? Are you still there, Miko? Kung wala si Miko, ikaw na lang, Angela. Angelica. Ano po, sir? Please read learning outcomes letter, the learning outcomes. Mabasa mo, Miko? Hindi. Hindi kaya? Instead of Miko, Angelica na lang. Go, please, Angelica, please read our learning outcomes. Learning outcomes, A, discuss the guidelines in administering tests, B, solve difficulty index and discrimination index, C, identify the level of difficulty and discrimination of an item, letter D, interpret the level of difficulty and discrimination index of an item. Yes, okay. Again, parang this lesson, dahil nasa midterm na ito na discussion, ay prelim pa ba ito? Prelim pa, no? Based on the syllabus. Let me check. Sa syllabus. Yes, administering tests and analyzing. Part pa rin dapat ito ng prelim. So, pero hindi natin naubos-ubos ang prelim. Sayang naman kung hindi natin i-discuss. Diba? Baka ito pa yung lalabas na portion sa LET examination. So, i-discuss talaga natin. So, later, I will be posting the enabling activity in the Discology. Ibigyan ko lang kayo ng konting background. Think about your favorite teacher, maybe in the elementary grades or high school. What does or he, she do before or during and after examination? Do you think that she is doing before, during, and after examination is fitted to your needs as a learner? Write your thoughts below. So it's all about your personal thoughts about your teacher. Now, so, let's proceed with our discussion for this evening. Here are the packing and reproducing test items. So, how to prepare, no? Kasi it's very important when you become a teacher, you know how, what are the steps or ways in administering the test. So, please take note that before the administration of the test, the following points must be ensured first. First, put the items with the same format together, no? Ano pa? Arrange the items from easy to difficult. Kaya gani, for example, when we, kayo din, during our, yung making of TOS, in preparing the test items, sometimes we started with a very easy or easy one to difficult one. So usually, ano ba yung mga test items na mga easy? What type of test? Ano? Multiple choice, sir. Okay, we have multiple choice. What else? True or false? Okay, meron pa ba? Matching type. Matching type? Okay. Basta may answer na provided, no? For you, parang it's easy. Now, what else? Number three, giving proper spacing for each item for easy reading. Actually, this is the standard in making the test. Pero sometimes we cannot, for example, kami dito sa college, we have the limitation in the reproduction, or we are, they are limiting us for only 2 pages per pages. So sometimes we cannot apply the proper spacing. Pero actually, nag-space talaga kami para maintindihan, no? Yes, Miko, you are raising your hand. Sir, sa exam ba, sir, may minimum and maximum number of tests ba nga kailangan? No? Yes. Or wala? Oo, meron. Halimbawa, here in Ramon, ang minimum namin is 50 kasi college. Pero in the high school, senior high school, parang ang minimum namin is 40. No? Kasi hindi naman siya matawag na exam or summative kapag masyadong mababa lang yung test items. Kasi remember, in the TOS, nagkaroon tayo ng anong tawag niyan? Ano ito?
yung mga gumagawa ng virus ay siya rin gumagawa ng anong tawag sinaan ng kasi gina-measure natin yung time, no? Or ng week, for example. So dapat yung fit din yung number of school days or number of recitation sa type ng ating exam, no? So halimbawa sa amin sa senior high school in the depth ed, we are only given first quarter. Ang first quarter composed of 10 weeks. So sa 10 weeks na yan, imagine ha, magkakaroon ng summary exam. Isang examination lang for first grading. So kung if you have 10 modules or 10 weeks, dapat medyo marami, no? Pero kawawa naman ang mga estudyante kung sobrang rami din ng test. Pero yun talaga, kasi kung i-TOS mo, dapat may mga portion na, for example, week 1, lesson 1, ito yun, ito dapat ang exam, lesson 2, ganyan. So sa college, tayo dito, actually, we have the freedom naman to, kung ilan dapat ang exam na i-prepare, pero may hinahabol kasi kami ng course outline. Siguro, actually, if we will compare to other school, by semester, di ba? Sa atin kasi nahati tayo sa trimester. Yung subject na ito, good for one sem, pero hinahati natin siya trimester, good for only 3 months. So imagine, grabe, ganong kaliit. Kaya parang 2 weeks lang or 1 week exam na naman. So wala tayong choice. Kami na teacher, ginaapas talaga yung lesson na dapat, example, this lesson should be discussed in midterm, apasun yun siya. So grabe, no? Oh, ganyan. So 50 ang minimum dito sa amin. Actually, we can have up to 100. Pero, sometimes, kung masyadong marami na naman, parang kapoy din mag-check. At the same time, ikaw din kasi magpalibog. Halimbawa, kung maraming failure sa klase mo, sometimes, ano yung mga remediation na ginawa mo? Ng mga ganon. Okay? So, for number 4, keep options and questions in the same page. Oh, ganyan dapat. 5th, place the illustration near the options. 6, check the answer key, no? So, yung pinagawa ko sa inyo na test paper, talaga may attachment of answer key. 7, check the directions of the test. 8, provide space for name, data, and score. 9, proofread the test. And 10, reproduce the test. So, parang I'm assuming that later on you will become a very good teacher because na-discuss talaga natin step by step from TOS, from making of the test paper, and even ito, no, yung how to administer the test. So in administering the test, after constructing the test items and putting them together in order, the next step actually is to administer to the test to our students. So the administration procedure greatly affect the performance of the students in the test. Why? The test administration does not simply mean giving the test question to the students and collecting the test paper after the given time, but here are the guidelines in administering the test before, during, and after the test. Siguro pwede natin ito i-apply sa midterm, no? Kasi sometimes kung teacher na kami, remember we are not perfect. So talaga meron din kami mga lapses or makakalimutan. So what are the guidelines before administering the examination? Number 1, dala may nagchat-chat. Okay. Number 1 is introduce positive test taking attitude. Kala may chika-chika muna si teacher, no? Okay, students, are you ready taking the examination? Pero kung ganitong style, actually, dapat ito sa mga elementary and high school. Pero sa college, kailangan man din. Pero sometimes kasi, hinahabol natin ang time, no? Pero it's important, no? Pero kay college naman kayo, may mga buot naman kamo, alam mo na yung proper attitude, tama? If you want to react or violent reaction, you are free, ha? You raise your hand. Yes, Miko. Sir, enter. Ha? Sir, nung mamangkot lang ko, sir, sa ano ba? Mamangkot lang ko, sir, ba? Oo.
Okay, di ba sa elementary, sir, usually, sir, na-observe ko, sir, ng puro multiple choice, sir. Nakasunod ka po na siya, sir, sa Bloom's Taxonomy, sir. Oh, yes. Ang tawag namin dyan, sa mga summary exam namin kasi, division level na kami sa summative test. Parang unified test ang ginawa namin. They are collecting group of teachers. Yes. Oo. We kasi nagkakaroon kami ng unified test para we have the same books, we have the same curriculum guide. Why not? Para ma-check talagang understanding ng mga estudyante, nagkakaroon kami ng unified test. May gumagawa na ng test ang division para i-check talaga na dapat ang mga competency nakuha ng estudyante. So habang nagpa-practice kami or nag-meeting kami about unified test, so napagkasunduan na multiple choice na lang lahat. No, meron kasing ganyan kasi nga sa mga NAT exam, 'di ba, multiple choice lahat sa PISA, sa mga entrance exam. So parang ang gina-promote doon ng division, why not let our pupils, let our learners parang ma-practice sila na parang mga LET exam or even PRC, puro multiple choice. Dati yan din ang gina-propose ko namin. Yan ang ginagawa namin. Pag once major subject sa education, dapat multiple choice na lang lahat para ma-practice na kayo pagdating ng ano, LET exam. Kasi 1 to 100, 1 to 200, puro multiple choice. Pero kailangan naka-Bloom's Taxonomy yung multiple choice. Pero according to our Vice President Sir Albert, hindi dapat ganon kasi nga nasisira natin yung rules or yung mga theories, mga practices in the assessment kasi proper assessment ang ipa-follow natin, hindi pa man din kayo nag-exam ng LET. So kaya yun, kaya dito sa college we are required to prepare at least three types of three items or mga minimum of three types of test items. Kasi nga, nandun siya sa rules ng assessment. Okay? Pero supposedly, in elementary and high school, yun na ang ginagawa namin. No? Puro na multiple choice. Pero nandun na lahat ang levels in the question. Magsosolve siya, mang ganun. Kasi parang we are preparing them for the future. Mag-entrance exam sila, mag-diagnostic set sila, mag-NAT test sila, National Achievement Test, puro multiple choice. Tama ba? Oh. Kasi sa abroad, sa ibang bansa, no, international, unified test din. Iba din ang ga-prepare ng test paper. Pero dapat, it should be followed the curriculum guide. Kaya sometimes, gani, pagdating ng NAT exam, nagre-reklamo ang mga private school kasi iba ang libro nila. Pero dapat the same curriculum guide. Pero ang si DepEd kasi, gina-follow lang nila yung nasa book sa public school. Kaya minsan, humihila sa NAT result sa isang lugar ay yung mga private school kasi they are using another book. Kahit sabihin natin advanced. Yes, advanced ang lesson nila. Pero ang nag-prepare ng exam kasi, iba din na book ang ginamit. So kailangan, parang hindi ma-relate din kasi sometimes there are book na yung lesson sa public school first quarter or nasa lesson 1, lesson 2 sa private school, nagsastart sila lesson 15, yung parang mga ganon, no? Oh. Pero kung ikaw magiging teacher, it's up to you, no? You can prepare, kaya gani kami sa DepEd, dapat hindi lang kami mag-rely sa summative test. Dapat kung 2 months, magkaroon ka rin dapat ng ano, ng formative long quiz, ang tawag na lang namin doon. Kasi dapat si quarterly examination, once lang siya binibigay. So, quarterly examination, consider as summative test. So, kung ikaw ang teacher, dapat after 2 months or 2 months, 2 weeks, magpa-exam ka talaga to check the learning of your pupils. So, dinadaan siya namin as long quiz. No? Yung tinatawag namin na formative test. Okay? Pero sa inyo, gusto nyo taga-Friday mag-quiz? Actually, gina-implement ko yun dati dito sa Ramon. Every Friday, nagpa-quiz ako. Pero sometimes, wala na. Kay confident ko na kung marami mang natutunan mga estudyante ko. As long as nag-enjoy sila sa activity, mas bet pa nilang activity. Kasi sometimes kung magpa-quiz na nag-absent. Oo, doon na talaga magtutuo sa exam. Diba? Kasi, sir, mag-quiz pa, may psychology pa, may ano pa, natatambakan. Sometimes, parang, anong tawag niyan? Kawawa yung mga estudyante, no? So, okay lang sa inyo? Or gusto nyo talaga, ano,
mag-quiz-quiz din tayo. Uh-huh. Yes, Miko. Ano, Miko? Psychology. Okay, next. Let's proceed with number 3. Give oral direction as early as possible before distributing the test, no? I hope ginagawa yan. Oh, palang ginagawa ko man din yan. Number 4, do not give any hints about the test. Pero sometimes, nagbigay din ako ng hints. Oy, pero actually, bawal yon. Pero yan ang mga gustong-gusto ng mga estudyante. May paklo. Sometimes, mas bet din nila na may mga pabonus. Ay na lang. Sige na lang. Parang we cannot follow the standard. Number 5, inform the students about the length of time allowed for the test. 6, tell your students how to signal or call your attention if they have a question. 7, tell the students how the papers are to be collected. 8, make sure the rooms is conducive. Pero dito sa atin, parang we cannot apply that kasi kulang tayo ng mga rooms and we are just complying on the mandate of the department. Kung ginassign ka sa dance room, sa crime lab, or whatsoever, wala tayong choice. No, pa-follow talaga natin. Pero dapat it should be conducive talaga kasi ganahan tayo mag-exam kapag medyo maayos ang room, 'di ba? Oh. Parang may nag-message. May nag-message ba? Ah, wala. Ha? Next question, Victor. Yes, Miko, what is your question? Sa about pala sir sa time sa length ng exam, sir, kasali ka po na siya sir sa gina ano sir nang kumbaga during sa maghimaw sa mga teacher sir gina ano niya ba na gina nang daw advance na siya kung ang 50 items ka exam is good for 1 hour tapos ang mga question bala sir how nandoon na ka-make sure na nga dapat sa 1 hour matapos tama na. Supposedly, if you are the teacher, you should estimate the length of your examination. Yes, for example, if the school will give you only 1 hour, kaya kami 1 hour lang talaga, no? Kasi nga, meron namang another exam, oo. Kasi, for example, dito sa school, talagang pang 1 hour lang, 1 hour lang talaga, pero hindi talaga maiwasan. For example, in math, lengthy ang solving, so wala tayong choice. So kung ikaw ang student na mag-answer ng exam, kung binigyan lang kayo ng 1 hour, itry mo talaga na good for 1 hour. Oo, kasi ganyan din sa mga entrance exam or even board exam, merong time limit. So if you are the student, kasi it's part of the discipline naman, when taking the examination, kailangan mo talaga time management. Oo, kasi marami pa kayong exam after you pass the LET, mag-apply ka sa DepEd or sa public school, meron pa mga English proficiency, talagang ano, kanang may mga English test, time limit, grabe ang babasahin sa reading comprehension, kahit hindi kami major in English, grabe mo sometimes, ama kumakaya kaya ni for 1 hour, puro multiple choice, 60 items sa English, tapos ang haba-haba ng paragraph, parang 1 pages, tapos ang question isa lang, then another paragraph naman, imagine. Ay, kaya yun, sometimes na-surrender ako sa English, pero grabe, isang pagbasa lang, tapos answer. So, ano siya, parang for me, Miko, yung time limit, hindi na yun na namin sometimes gina-consider kasi it's part of discipline talaga na good for 1 hour. Dapat si estudyante marunong mag-strategize paano niya matapos in 1 hour. Na kahit pang 2 hours pang exam, hatiun mo gid. Oo, that's part, no? Mm-mm. Kaya kung kami lang, pag gusto dapat, kaya gani dati yung schedule dito, add and even, yung estudyante makakaya 2 hours. Pero ngayon, dahil nga sa sobrang rami and COVID restrictions, ginadivide na kayo set A, set B, tapos 2 days, nag 1 hour, 1 hour lang. Para meron din kaming time to check and to rest. Okay? Next, number 9, remind the students to put their names on their papers. And 10, if the test has more than 1 page, have the students check to see that all pages are there. Okay? So, yan talaga. Kaya nga, yung bago lang, diba sabi ko, mag-proctor kami sa LET exam, o gina-practice din kami how to administer the examination. And the examination will be on October 2.
Tapos bawal pa talaga kami mag-cellphone. Kung mag-umpisa ang exam, 8 o'clock, dapat nasa testing area na kami. 5:30, as early as 5:30, or dapat 5:30 in the morning up to 6:30 in the evening, no cellphone. So, wala. Walang makakakontakt sa amin sa Sunday. Kasi nga, para... Yes, sa LET. Yes, parang kasi the examination is sacred. Talagang babantayan namin yung mag-exam ng LET. No, grabe. Grabe gid ang malo. Uy, kaya ko kaya wala cellphone isa kadla. Ate kaya nun eh, for the, in the name of ano, talent fee. Sayang pa, no? Mag-sideline, no? Sayang pa ang parang ang babayad daw sa mag-proctor is 1,400 or 1,200 in one day. Ha, antusto na lang, uy. Diba? Para at the same time, bawal man din mag-scan ng mga questionnaires. At least, hindi man ginam iwasan kay Kunuhay mag-check ako ng mga pages. Okay, please check the pages if it is complete. Makita ko din yung mga sample questions. Anong lalabas sa LET? In the assessment, in the major. Oh, di ba? Sana may time ako makabasa-basa ng konti. Kasi I'm aiming talaga... Well, in the history of Ramon, wala pa tayong top-notcher dito. Ang Ramon Jensen, nakaproduce na ng top-notcher. Dito sa Marvel, wala pa. Pero okay lang, kay bago pa malang tayo na school. Pero, dapat, yun ang one of the target natin. In your batch, ha? Mga BS Ed Math talaga. Sana may maka-top-notcher in the LET exam. Gawin natin itong serious. Okay? So, what else? First batch, unta maraming makapasa ba? Kasi para hindi masira ang record sa BS Ed Mathematics. No? Kahit halimbawa palagay natin 30, dapat maka more than half tayo ng mga passers. So, sana makapasa sila, maraming makapasa. Tapos kayo, ikailang batch na kayo? Third? Fourth? Third, sir. Third. Ah, ikayo ang ika-third. Ah. Pero na, actually, na-met ko yung mga first batch. Sa thesis naman din, nag-panel ako. There are some na, ay, depende siguro eh kung mga silent sila. Pero most of them cannot answer the questions. No, cannot speak well in English. Parang tatanungin ko, why did you choose this title? They cannot answer. May harap pa isang ginarason niya nga working siya, go-work sa Jollibee. Ay, baka, hala, ito ang magiging ano, hala, eh. Malalaman lang natin. Kasi, grabe kaya ako, judgmental, abi ko nga tao, ah. Char lang. Sana mali ang judgment ko, no? Kasi, actually, factor din yung mag-enroll sa mga review center. Kasi sometimes, it will help you talaga. No? Para, kasi ang mga review center, of course, para maraming mag-enroll sa kanila, they are producing more top-notchers. So, may mga contact yan ng iba dyan sa mga PRC. Kinukuha talaga nila yung mga fresh questions. Kasi, the one that preparing the test items, I think it's Philippine Normal University. Kasi PNU is one of the, ano, in terms of education, sila yung parang tinatingala, no? Sila yung nagagawa ng mga LET exams. Ah, sila ba? O, parang sila nga, PNU. Oo. So, I'm hoping na... Anong tawag niyan? Ibe-break ng record sa inyong batch, no? At itong gina-discuss ko, pagdating nito sa review center, i-re-refresh ito ulit. Kasi syempre, makakalimutan nyo naman yan pagka you have new subjects naman pag fourth year ninyo. Pero at least, parang ma-instill ba yung standards, yung mga guidelines, mga rules, nandun siya, at least na take up natin. Kaya gani ako, wala na ako nag-PowerPoint diretso sa module kasi maganda ang module na ginagamit namin sa EDUC. At the same time, may mga follow-up pa talaga sa mga videos. So, tanan-tanan na lang ginaubra ko na sa inyo. Nag-split na, naghayang na, nagpa-activity pa. Noon, so, nasa inyo talaga nakasalalay, no? The name of our school and the prestige, no? Kasi sa MSU, kapag mag-top-notcher ka, binibigyan ng 10,000. So, dito siguro sa Ramon, baka pantayan, 20,000 ang ibigay sa maka-top-notcher. O, diba? Tapos, sure ball, pag ina-top-notcher ka, pag-agawan ka pa ng mga schools. No? O, ano na, paring kamot na.
Manikamot na gid no ka anong tawag niyan ka memorize oh makapasa man gani ang mga major in pharmacy nga tanan nga bulong gina-memorize nila ultimo maglibang sila sa mga boarding house nila naka-post doon sa Manila paper lahat ng questions mga mnemonics nila oo mga i-memorize nila halimbawa ganito Bloom's taxonomy they memorize starts with remembering understanding the level etc ganun siya katindi ko mag-memorize no. Okay. Si Arvin Padilla said paningkamot pastor ug panigtil. Yes. Kasi you always ano siya, ang isipin mo palagi for your family, no? Kanang imagine mo na lang kung makapasa ka, ipatarpulin ka, no? I-post pagid sa bilog barangay, 'di ba? Not hindi lang ang College of Education magiging happy, but your family, your barangay, and of course for yourself kasi ang let na license natin, pwede siyang i-convert. Pwede ka maging police. Converted, mas mataas pa siya sa NAPULCOM. Pwede din siyang i-convert sa civil service. Pwede ka magkakuha ng permanent position sa mga munisipyo, kapitolyo. O imagine, kasi nga, it is done by the PRC. Talagang professional teacher, you have the professional license. No? So sayang, kung hindi mo siya i-perform ng maayos. Yung parang sabihin mo, okay lang magloko ka ngayon, pero kailangan the total performance, magkita-kita tayo sa board exam. Yun siya. Pero usually, oo, based din sa mga experience and ano, usually hindi lang kakapasa sa board exam is yung hindi din nagsiseryoso talaga sa klase. Parang hindi nila nilalagay sa heart, no? Kasi sometimes, kahit anong talino natin, Sa lecture ng review center. Oh, kasi, okay, pwede man good hindi ka mag-review center kung if you are confident with yourself dahil alam mo lahat. Pero, ang advantage lang sa review center is that meron silang mga bago na mga test paper or mga latest question. Imagine, for example, sa assessment, hindi ito lahat lalabas sa lab exam. Meron lang mga portion, yung mga importante. And every year, chine-change yan. Siyempre, for example, sa general education, ano ba ang latest ngayon about COVID, origin of COVID? Yung parang ginaano nila ba? Yung mga general updates din, or yung mga latest news, ganon. Pero ito mga theory, professional education subjects, ito yan, pabalik-balik lang yan. As long as you know the theory, you know the pasikot-sikot, dira-dira lang yapon na, no? Walang ibang lalabas sa questions, kundi ito lang, pabalik-balik lang doon ng paikot-ikot. For example, among the following steps in administering the test, which is not included. Yung may mga ganon. So, pipiliin mo doon. A, avoid giving hints. B, mga ganon-ganon. Kasi sometimes pagalingan din yan ng strategy. No? When you take the exam, yung talagang i-heart, ilagay talaga sa heart yung mga questions. And mas advantage talaga if you are prepared and ready. No? Okay. Sige, let's continue na. Tama na. Dito na. Kung saan ba tayo nag-stop? Number 3, no? Monitor to check student progress and discourage cheating, no? Kasi kung mag-cheat ka talaga, possible hindi ka makakapasa sa lab exam kasi you are lying to yourself. So dapat mag-study talaga, practice yourself na hindi ka mag-cheat. Para ginapractice mo ang sarili mo for the board exam, bawal talaga mag-cheat. Kasi pag once nahuli ka mag-cheat sa mga board exam, mabablock, mapasasali ka sa blacklisted forever. Hindi ka nagid maka-take ng mga board exam. Imagine. So ito na, nung fourth year na ako, na dapat para mapractice mo ang sarili mo, hindi ka dapat mag-cheat talaga. I mean, stop mo na yung attitude na ganyan. You focus to yourself, you help yourself. Kasi sa let exam, as in one meter talaga ang, ano yan, one meter ang distance to your to other examiner, no? So, walang time na mag-cheat, okay? Next, 4, give time warnings if students are not pacing their work appropriately.
Fifth, make a note of any questions asked or students asked during the test so that the items can be revised for future use. And six, test papers must be collected uniformly to save time and to avoid misplaced test papers. So guidelines after exam, what if tapos na tayo mag-exam? Of course, grade the papers, add comments if you can, and do test analysis. Dapat may analysis talaga. Oh, pero sa kabisi ng mga teacher, konti na lang ang nag-analyze. Second, if you are recording grades or scores, record them in pencil in your class record before returning the papers. Kasi malay nyo, may nagkamali ka ng check or ng score, pwede mo pang ma-change. Okay, what else? Return the papers in a timely manner. Of course, ang inyong paper nandun pa, naka-reserve lang, just wait. And fourth, discuss test items with the students. Actually, in college, wala na kami nagabalik ng test papers. Pero itatry ko talagang ibalik kasi nga nasa guidelines ng assessment, no? Discuss test items with the students. Ito, hindi ko na ito magawa, mag-discuss tayo ng items after the exam. Kasi ang i-discuss ko, sayang pa na i-proceed to the next lesson. Okay? So, ayan na ang main task. I-dedicate ko lang yan sa ating Schoology. So, now, let's discuss item analysis. Is a process of examining students' response to individual in the test in order to assess the quality of those items and of the test as a whole. Actually, kung nasa public school ka din, for example, elementary and high school, talagang meron kaming test item analysis. For example, if you are the teacher, you provide the test questions, i-analyze mo talaga dyan saan mostly nagkamali ang mga estudyante. Tapos bibilangin natin yon at i-reflect mo sa self mo, bakit sila nahihirapan sa tanong nito? Mali ba ang pag-construct ng tanong? Or sometimes masyado bang mahirap? Hindi mo na lesson? So maraming factor. So what are the uses of item analysis? Of course, item analysis data provides a basis for 1, efficient class discussion of the test results. Ano pa? Also, it will be the basis for remedial work. No, kung maraming mali diyan, mag-remedial ka as a teacher. General improvement of a classroom instruction, increase skills in test construction, and even constructing a test bank. So there are two types of item analysis, the quanti and the quali. For quanti item analysis, it provides the following. Kasi nga we use numbers in quantitative item analysis, the difficulty of the item, the discriminating power of the item, and the effectiveness of each alternative or what we call for multiple choice type of test. For quali naman, item analysis, it is a process in which the teacher or expert carefully proofreads the test before it administered to check if there are typographical errors. So from the word itself, qualitative, parang you are observing the overall, the physical of the test items or the test paper to avoid grammatical clues that may lead to giving away the correct answer and even to ensure the level of reading materials is appropriate. So for example, if you are the teacher, actually you can do both. No, studying the test items using the difficulty of the item, discriminating, and also you can do the qualitative where you just check, no, the paragraphs and that's it. So here is the formula for difficulty index. DF equals to small letter n divided by n, where DF means difficulty index, small letter n number of students selecting the items correctly, no. Halimbawa, 1 question, pila ang nakatama, pila ang mali. And the capital N is the total number of students who answered the test. Oh. So for example, halimbawa, 1, you have 50 students, may nakatama doon na 25. So you write the 25 divided by 50 para makuha mo ang difficulty index. Now, so the computed difficulty index can be interpreted using the scale below. So, para rin siyang research, no? Meron tayong scaling, no? Range of difficulty index. 0 to 0.20, 0.20, very difficult item. Meaning, mababa. So, alimbawa, i-compute nyo daw, Johanna and Miko. For example,
25 lang na learners ang nakakuha ng tamang sagot for question number 1, tapos 50 sila lahat. So 25 divide 50. What's the answer? Sige nga. 0.5, sir. 0.5. Tama ba? 0.5? Ay, 0.50. Opo, sir. Okay. 0.5. So, okay, kung 0.5 siya, dito siya ma-fall sa average or moderately difficulty item. So, yung ginawa mo na question for number 1, pang-average. Meaning, kalahati talaga nakakuha ng tamang sagot, kalahati din ang hindi nakakuha. Kung below pa, 0.21, 0.5. Sir, sir, iterator sa 0.41 to 0.50, sir? Yes, kasi 0.50 man. So, nandito siya eh. Diba? 0.41 to 0.60. Oo. Kung 0.21 to 0.40, difficult item pa rin yan. No? Kasi mostly hindi nakakalahati ang mga nakakuha ng tamang sagot. Kung 0.61 na nakuha to 0.80, that is easy item. And 0.81 to 1, halos ma-perfect, very easy item. So note, the higher the value of the difficulty index, the easier the item is. The acceptable difficulty index ranges from 0.41 to 60 or moderate only. So kung nagagawa tayo ng test paper, para maging acceptable siya, so dapat nasa average or moderately difficult item siya. Okay. So discrimination index is the power of the item to discriminate the students between those who scored high and those who scored low in the overall test. In other words, it is the item's ability to distinguish between those who know the lesson and those who do not know the lesson. So what are the types of discrimination index? We have the positive, the negative, and zero discrimination. So parang ito yun siya. Level of discrimination index. So for example, negative 1 to negative 0.01, questionable item siya. Kung 0, no discriminating power. 0.01 to 0.19, very low discriminating power. 0.20 to 0.40, low discriminating power. 0.41 to 0.60, moderately discriminating power. And 0.61 to 1 is a very high discriminating power. If the discrimination index is negative, no, that means that the item is automatically rejected regardless of its level of difficulty. The only acceptable discrimination index is from 0.20 to 1. Oh, imagine, 0.20 ha, to 1. Yun ang ating acceptable discrimination. So how to interpret that? Interpretation of difficulty and discrimination indices. A good or retained items must have both acceptable indices. A fair or revised item contains either an acceptable index, and a poor or rejected discarded item must possess both unacceptable indices. So here is our interpretation. So for difficulty index, acceptable natin. The index of discrimination, still acceptable. Remarks, good. Action to be taken, retain. Acceptable naman difficulty index. Index of discrimination, not acceptable. Remarks, fair. It's up to the teacher kung ipa-revise niya or i-improve. Kung sa difficulty index naman, not acceptable ang lumabas, acceptable ang index of discrimination, fair, ganun pa rin, revise or improve. Kung difficulty index niya, both are not acceptable, no? So, remarks poor, i-reject or discard. So, please take note of acceptable difficulty index, 0.40 to 0.60, that is moderately difficulty, and acceptable discrimination index, 0.21, low or very high. Okay, so marami pa ba? Okay, siguro bukas na natin ito i-continue, no? Meron na ba na-assign bukas na reporting, no? Tama ba? Anong group? Group 1. Okay, group 1, yes. So, bago mag-discuss ang group 1, mag-discuss lang ako ng konti on the steps in item analysis. No? Kasi maganda din ito na research paper ba? Wala pang may nagagawa nito, yung mga item analysis. Meron